tayo ng bahala kay Lola. Itzan, huwag ka magsalita na ganyan. Malapit na tayo sa ospital. Kunting tiis na lang. Mamihira ako itong loops. Pauho na bata ako sa'yo sa lahat. Kung doon nga ipunta ko. Bruce, no. Ililigtas mo ang buhay ko, kaya ililigtas rin namin ang buhay mo. Gagawin namin ang lahat. Ayaw mo ba talaga magpalamas? Itzan, huwag ka na magsalita. Ipunin mo yung lakas mo. Huwag ka mag-alala, ha? Kakayanin natin ito. Malunusutan natin ito. Gaya lang ng mga problemang lagi natin nalunusutan. Ha? Okay, Itzan. Basta, pabor ko na lang dito kay Madam. Pag namatay ako, huwag niyo na ako iburo na lang matagal. Para hindi masayang ang araw niya dito sa mundo. Nahuli kaninang umaga si Baldomero Enriquez at nailigtas ang batang binihag niya kaninang umaga na nakilala lamang bilang kamag-anak ni Sofia Delgado. Ang scam artist na lumutan kamakailan bilang tunay palang tagapagmana ni Manalastas. Sir, pwede niyo po sabihin ko anong kinalaman niyo kay Sofia Delgado? Wala ako sa Sofia Delgado. Hindi ko nakakausap sa abogado ko. Ayon sa balita, si Delgado talaga ang tunay na pakay ng suspect. Subalit pagkatapos ng laban ni Delgado ay ang batang kamag-anak na lang niya ang tinangay ni Enriquez upang siya ay makatakas. My gosh! Matatanda ang dating prime suspect sa murder ni Madam Ana Manalastas si Enriquez, pero napawalang sala siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kuya, halika, dali! Panoorin mo to. Dahil sa tulong di umano ni Delgado at ng kanyang mga kasamahan ay natunto na kinaroroonan ni Baldomero Enriquez at nailigtas ang batang biktima. Nagkaroon ng paglalaban kung saan nabaril ang isang lalaking nakilala lamang sa pangalang Bruce. Tara sa ospital, Yanni. Bilis! Tawag mo si Jopez. Dahil sa pangyayaring ito, binubuksan muli ng pulisya ang investigasyon sa angulong si Enriquez nga ang tunay na pumatay kay Manalastas. Pinsan, huwag kang magsalita ng ganyan. Astig ka, di ba? Ang tapang-tapang mo eh. Konting taste na lang. Ano ka ba? Pinsan, dito lang kami sa labas. Ha? Hindi ka namin iiwan. Sa kaya mo yan, huwag kang susuko, ha? Pinsan. Pinsan, salamat sa lahat. This is an emergency. May papagawa ko sa'yo. Emergency? Ako? Doble na po bayad niyan, ma'am. Titriplein ko pa. I don't care. Just make sure you do this now. Taglada, ma'am. Ano po ba yung pagkagawa niyo sa akin? Magdadala ka ng mensahe para sa akin. Para kay Baldo Enriquez. Nasa presinto siya ngayon. Nakuha na namin ang balang sa katawan ng pasyente. Pero may isang maliit na fragment na naiwan sa may bandang puso niya. Kailangan natin tanggalin ito. Medyo delikado ang operasyon. Dok, iligtas niyo yung pinsan ko. Parang awa niya na. Gagawin namin ang lahat. Pero kailangan masalinan siya ng dugo. Kasi maraming dugo ang nawala sa kanya. May kilala ba kayo na pwede mag-donate ng dugo? Ako! Pareho kami ng blood type ng pinsan ko. Okay, check natin yung dugo mo. Sige. Kailangan na malaman ni Lola yung nangyari kay Bruce. Minsan sasama ako. Ako magsasabi kay Lola. Hindi na, Jopet. Kailangan ka ni Bruce, tsaka mahina ka pa. Oo nga, Insan. Tama nga naman si Madam. Basta kami na lang magsasabi kay Lola. Dito ka na lang kay Bruce. Tara. Sige, Insan. Mag-ingat ka. Ingat kayo. Chopper! Chopper! Ellie!
minsan. So sorry, Chopin. Kamusta na siya? Critical pa rin daw, sabi ng doktor. Sandali lang. Lola. Sandali. Sandali. Lola. Oh, Sophia. Anna, bakit kayo lang dalawa? Nasaan ang mga apo ko? Lola, siguro maupo po muna tayo. Bakit? Bakit kailangan ko pang maupo? Lalo lang yung akong pinakakaban yan eh. Bakit ba? May nangyari ba? Ano ba ang nangyari? Nasaan ang mga apo ko? Lola, huwag ko kayo mabibigla. Bakit? May masama bang nangyari kay Jopet? Hindi ho, Lola. Si Bruce ho, nasa ospital. Si Bruce? Bakit? Anong nangyari kay Bruce? Bakit siya na ospital? May tama ho kasi siya ng baril eh. Sa ngayon, inooperahan ho siya. Nandun ho si Jopet ngayon nagbabantay. Ano nangyari? Ba't siya na baril? Lola, na ba rin po ang apo niyo dahil sa akin? Sinagip po niya ang buhay ko. Iniligtas po niya ako. Ay, bakit kaya nang Lola, sandali na mo. Lola, sandali po. Huminaon po kayo. Dalhin niyo ako ron ngayon din. Lola, baka hindi niyo ako. Sinagod. Ito ko ba? Ay, ito kong pumasok doon. Ito kong makita apo ko. Baka kailangan ako sa loob. Kaya naman ako ng apo ko doon. Ayan na ako muna natin yung doktor. Ang mag-asikaso kay pinsan. Tinong muna tayo, Lola. Ako na ako Lola, maupo pa muna kayo. Maupo kayo dyan. Kapit. Wala ako ng tubig para kayo. Lola, huwag po kayo mag-alala. Dahil yung apo niyong yun, ako, malakas po yun, tsaka matapang. Kayang-kaya niya to. Malalagpasan niya to. Alam ko pong mahirap, Aling Kayang. Pero kailangan niyo po maging matatag para kay Bruce. Tayong lahat, magpakatatag tayo para kay Bruce. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Magdasal. Na makalagpas tayo sa panibagong pagsubok na ito. Diyos ko, hindi ako madasaling tao. Hindi ako makakapagsimba linggo-linggo. At hindi ako tumutulong sa simbahan. Pero naniniklohod po ako ngayon. Bata pa ang apo ko. Marami pa siyang hindi nagagawa sa buhay. At marami pa siyang magagawang tulong sa kapwa-ata. Nakikiusap po ako. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon na makapagbigay ng kasiyahan sa iba. Huwag niyo po muna siyang kukunin. Parang awa niya po ninyo. Madam, iniisip mo ba si Bruce? Kasalanan ko to, Sophia. Sinalo ni Bruce yung bala na dapat pala sa akin. Madam, huwag mong kisihin yung sarili mo dahil kasalanan ko naman to eh. Hindi naman mangyayari ang lahat na to kung hindi mo ko sinagip kay Baldo. Sophia, ginawa ko yun dahil anak kita. Tungkulin ko na ipagtanggol ka at protektahan ka. Pero si Bruce, hindi niya kailangan gawin yun. Hindi niya dapat ginawa yun. Hindi siya yung dapat nandito ngayon. Tama na, madam. Wala namang may gusto nang nangyari. I'm sorry, Sophia. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo papahamak yung pinsan mo.
Sigurado ako, madam. Pag yung si Insa naging okay yan, sabihin nun sa'yo na huwag ka na magreklamo. Huwag ka na humingi ng tawad. Magpasalamat na lang. Kasi sigurado ako kung mabibigyan ulit siya ng pagkakataon. Ganun pa rin naman yung gagawin niya, madam. Kasi ganun si Insa eh. Hindi siya madamot. At yung sarili niya, ibibigay niya sa iba. Blood vessel is dropping. He's bleeding inside. We need to find the bleeder. We need more blood. Nurse! Ang operasyon, ang tagal naman. Hindi pa natin pwedeng silipin si Bruce. Lola, kunting antay na lang po. Doc, kamusta po? I'm very sorry, pero nagawa na po namin ang lahat. Abogado Marao! Baldo Enriquez, kailangan mo na abogado. Bakit? Abogado ka? Ako ang maglalabas sa'yo rito. Pinagdala ako ni Miranda. Pinasasabi niya, huwag ka raw magsasalita.
Siya daw ang bahala sa'yo, gaya ng dati. Sabi ko na nga ba, hindi niya ako matitiis. Sabihin mo kay Miranda, hindi nila ako mapapahamin. Siguraduhin niya lang na mailalabas niya ako ulit dito. Miranda, pwede pa tayo mag-usap? About what? Have you seen the news? Si Baldo. Yung Baldo na suspect dun sa murder ni Madam Ana. He's in police custody now. Yeah, I heard. Attempted kidnapping daw kay Sofia, pero pumalmak yata kaya si Ana daw yung ginawang hostage, tama ba? Something's bothering me about all this. What do you mean? Just the other day, kausap mo lang yung Baldo sa telepono. You said, hindi ito yung Baldong pinag-uusapan natin ngayon. And suddenly, bigla lang may ganitong pangyayari ngayon. Han, what are you trying to say? Na may kinalaman ako sa Baldo na yun? Na may alam ako sa mga nangyayari ngayon? I don't believe this. Han, baka naman mamaya, pati sa pagkamatay ni Madam Ana, ako pagbintangan mo. I hope not, Miranda. Because we are many things, but we're not murderers. Yeah! Yeah! I know that! You think I don't know that? I can't believe this. After everything I've done for you, pagkatapos ang lahat ng support na pinakita ko sa'yo, but suddenly you don't trust me now? I'm sorry. I just don't know what to think anymore. No, kaya nga ako nagtatanong sa iyo eh. Because I just want to make sure. Because this is too much of a coincidence. Please, trust me. Nagkataon lang yun. Please believe me. It was just a coincidence. Wala talaga akong kinalaman sa lahat ng to. Andres, kayo na umuna, bahala kay Lola Kayang. Chopet? Pupunta. Sa police station, pinsan. Pupunta ako lang, walang nga ang Baldo na yun! Saan ang gagawin mo? Ano pa, pinsan? Igaganti ko lang si Bruce! Insan, alam ko kung anong nararamdaman mo ngayon. Gusto mong saktan yung mga taong gumawa nito kay Bruce. Gusto mong iparamdam sa kanila yung sakit na nararamdaman natin ngayon. Oo, pinsan! Dapat lang! Dapat double pa itong nagawin natin sa kanya! Okay, sige. O pagkatapos ano, ikaw naman yung makukulong. Isipin mo muna kung anong sasabihin niya sa'yo. Sasabihin niya ba sa'yo na, sige, Jopet, gawin mo yan. O sasabihin niya sa'yo na, huwag mo sayangin ang buhay mo.
Pero mali yung pinsan eh. Maling mali. Dapat mabigyan ng ustisya si pinsan. Dapat mamatay ang Baldo na yan! Nangangako ako sa'yo, Insan. Bibigyan natin ang katarungan ng pagkamatay ni Bruce. Pero sa tamang paraan. Huwag ka nang tumulad sa pagkakamaling nagawa ko na nagpadala ako sa galit ko noon. Tignan mo ngayon. Puro problema lang yung dinulot noon, hindi ba? At maraming taong walang kasalanan ang nadamay. Tsaka isipin mo si Lola Kayang. Hindi ba nangako ka kay Insan na aalagaan mo si Lola? Paano mo tutuparin yung pangako mong yun kung nakakulong ka o kung may masamang nangyari sa'yo? Jessica, what do you want? Oh my gosh, you're still there? Hindi ka pa ba nahuhuli ng mga police, Miranda? What are you talking about? Wala akong panahon para magpaglokan sa'yo. Oh, really? Napanood ko kasi sa TV ang paghuli ng kasabwat mo, Miranda. Si Baldo Enriquez. Uh-oh. Did I spill your secret, Miranda? I don't know what you're talking about, Jessica. Hindi ko kilala yung Baldo na yun. I saw you talking to him. Makes me wonder. Ano kayang kinalaman mo sa pagkidnap kay Sofia at sa pagbaril sa pinsa niya? Or better yet, ano kayang kinalaman mo sa pagkamatay ni Tita Ana? What do you want, Jessica? Now we're talking. Simple lang naman ang hihilingin kong kapalit tungkol sa pananahimik ko, Miranda. Ibalik niyo lang sa akin ang kumpanya ko. Or else, sa mga pulis ko sasabihin ang nalalaman ko and you end up in jail. Tinatakot mo ba ako, Jessica? Na ano? Hmm? Nasasabihin mo sa mga pulis na isa kong killer? Pag-isipan mo mabuti yan, Jessica. Dahil kung killer nga ako, baka ikaw na sunod kong biktima. Mag-ingat ka, Jessica. Baka sumabog ka din, katulad ng Tita Ana mo. Lola, sorry po ah. Kasalanan ko po kung bakit namatay si Bruce. Si pinsan. Diyos ang pag-asa ng